Okay. Good morning po mga brad. Good morning po. Pupuntahan po tayo ngayon yung natuklaw at namatay dun sa Talavera. San Agustin, Talavera. Oo, kasama po yung buong tropa, no? Oo. Iwan po kay Rex Tuklaw kung mga kasama siya. Ayan, si Rex Tuklaw. Yun ang lahat po natin ngayon mga brad. Siya nga pala, living pala ngayon nung namatay. Kaya pupunta po kami doon at nagkikiramay. Hanap na rin ng mas na naliligaw pa doon. So yun mga brad, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video nito. Yan si Sirlar po. Ayun, ayun. Boslar. Boslar, ayun. Boslar. Ako po yun. Nagigising lang po. Okay lang pong mag-video kami. Okay po. Mas maganda yun. Kaya alam po, medyo magpapo. Nagigising lang po. Kapatid niyo po. Bayo po. Kaya po namin malaman ang pangyayari. Huling hantungan eh. Ngayon po ang libig. May mga lugar po kasi talaga na infested ng mga lupong. Opo. Kaya nung sinabi nila na may kausap sila na namatayan daw, sabi ko, tignan natin, baka naman kako yung lugar eh, infested. Karaniwan po yan, yung mga... Ganito pong lugar. Ganyan lugar kasi yan ang habitat po nila eh. Lalo kung nahihiga kayo, natutulog yata sila sa lapag. Opo, sa may sala po. Pag nakapasok po yan, manggigilid lang po yan sa mga gilid po ng dingding, ganyan. Napaka-delikado po talaga na yung pagkakaligaw po ng mga ulupong sa mga bahay-bahay pagka ganitong klase ng lugar, karaniwan po yan. Marami po talaga sila po nagsasabi dito, kahit dito po sa may labas, meron po mga dumadaan, kahit po sa mga kuan, may mga dumadaan po talaga. Pagka napansin nila na naliligaw sila sa ganyan, maraming tao, mararamdaman naman po nila yan, maalis naman sila. Okay. Kaya ang pagmamasdan nyo lang po, yung kung halimbawa doon sa ilalim po ng mga flooring po ninyo sa gilid ng mga bahay, kung may mga lungga ng daga. Daga, opo. Posibleng pamahayan po yun. Ngayon, pagka pamamahayan yan, pag nagtagal yan dyan ng at least 2 buwan o higit pa sa 2 buwan, magbabalat po yan eh. Opo, pwede ko po sa inyo kung baka may mga butas po, Sir Benson eh. Pwede ko po kayo sama para makita nyo po yung mga butas sa posibleng pasukan. Yung mga ganun po, dapat yun ang pagmamahayan. Mga maliliit lang po yung posibleng. Para katulad lang yun ng record nung yung namatay sa Pangasinan din, di ba? Pinapatulog niya yung anak niya. Yung namatay, di ba? Pinapatulog niya yung anak niya rin. Tapos, ibang siya po. Maliliit lang po yung mga posibleng sa CR, sa lababo, yung mga ganun po, mga pasukan. Yung wala po kasi mga strainer. Kaya po, nakapasok siguro sa kalaw nung habang sila'y natutulog. Kaya po, mga tahimik niya. Pagka po kompleto yung mga bahay niyo, pag sinara niyo yung pinto, yung awang niya dapat doon sa pinaka-floor. Wala pong 1 inch eh. Hindi dapat makakapasok yung daliri. Pag nakapasok yung daliri, makakapatay na, makakapasok na yung size ng cobra na pwedeng makamatay. Pag maliit kasi, hindi siya kasing delikado nung... Ay, kasing kabagsik po ng malalaki. Hindi siya kasing delikado ng malalaki. Kasi konti lang yung binums niya eh. Kung adult ang makakagat ng maliit na cobra, maaaring ang magiging tala, mamamagalang yung parte na kinagat kung maliit lang na cobra. Pero may nagsasabi po na yung nakakagat daw po eh 24 hours eh buhay pa daw po. Yung victim po. Depende po kasi sa amount ng venom at saka sa size nung nakagat yun. Pagka po, kung minsan kasi konti lang. Metros po malaki.
mas maraming kamandag. Mas malaki yung cobra, mas malaki yung amount ng venom na i-inject niya. Kaya mas delikado po talaga 'yon. Kaya yung nakagat niya depende sa size ng nakagat. Pag malaking tao, mas matagal siya bago mamatay kaysa doon sa mas maliit na kaya mas marami po na venom mo na pumasok ng kamandag. Mas madali po talaga. Kaya kung maliit lang po siya, ang peligroso lang sa mga maliliit na sa mga juvenile na cobra ay maliliit na bata. So, hindi ko nga po kasi nakita yung kung ano gano'n ko po kalaki. Kaya sabi po nila medyo malaki na daw po eh. Natutulog na lang po talagang pinasok ng loob na ito. Wala pong nanggagambala sa kanila. Wala pong talagang sinadya silang yung instinct po ng aas ng animal na sila ipapatayin. Wala pong gano'n eh. Talaga po silang sinadya o nagkataon talaga nagugutom siguro. Pumasok. Na-shoot siya dun sa lungga, hindi naman talaga niya siguro naghanap ng pagkain. Eh kaso na kahit anong galaw kasi ang magiging impression niya sasaktan siya kanya, kasi hindi niya alam. Pwede ko po sumasin imposible pa sumasin. Sige, imposible yung paso. Pero kung muna, kayo yung mga imposible, imposible pong paspan. Ayan po. Yan. Ang gagaling po sa labas yan eh. Sa labas po yun. Oh. Isa pa po itong nasa CR. Kasi po ito, araw-gabi, bukas. Landing po po. Ito ba ba? Bro, mga yan po, yung mga posibleng pinasukan niya. Murado kung yan ang mga pinasukan niya. Ah, bro. Lalo na po. Yan na po. Okay, maganda po ito. Ito pala, oh, ikut-kut na rin po. Bukas na po. Ikut-kut na rin pala. Yan lang doon po. Yan. Ako yung sir Larry, yung bas Larry, nando po sa CR. Papalabas din po sa... Puro papasok to, ayan. Diba sa CR pa yung alaka po mga strainer. Dapat na... Ito naman po yung pinto. Pakasya rin po yung mga... Dito boss, makakapasok din. Makakapasok din po. Yung instinct kasi ng mga cobra, pag maghanap ng pagkain, tatayo yan, magtatanaw yan ng matas na bagay. Pag tumbok niya sa mga pader na ganyan, magigit yan. Papasok yan sa unang butas na makikita niya. Tsaka malamang may mga daga din dito, sinusundan nila yung amoy ng daga. Oo, oh, ganun nga po. Kaya po, yung likod po, yung location po natin lang ito. Saan ang bayo? Ang flooring yan. Matagal na daw itong flooring na ito. Ah, ito bago lang ito. Ako, ngayon po ito. Hindi, kung nagkaroon ng butas. Siyempre pagdahay niya. Malala. Ito daw itong swimming pool na ito, luma na daw ito. Ito po yung unang swimming pool na natin, di ba? Ginawa niyang gulungan ng baboy. Hindi, maraming pool na ito. Yung isa pa pong palatandaan na posibleng may cobra sa paligid. Pagka panahon po nung April, May, pagka yung mga alaga nyong bibi, manok, basta na lang namamatay na wala namang peste. Wala namang peste. Basta na lang namatay. Yung mabilis, basta nakita mo na lang napatay, tapos wala kang makitang sugat. Yun ang season na nagpipisahan ng itlog. Itlog yung po.
yung mga ulupong. Karaniwan hinahabol yan ng mga manok at saka bibi, pinagkakamalan nilang bulate. Ngayon pag nadali sila dun sa part na exposed yung balat nila, halimbawa sa malapit sa mata, yung paalong ba yung tawag doon? Doon karaniwan na mamatay sila. Kaya yon isang palatandaan yon na may kobra sa paligid. Kobra po sa paligid. May nagpisa doon. Sa amin naman po dito yung mga kasabihan po ng matatanda. Pagbukas daw po na numulaklak ang talahe, mga kompoy. At namukadkad po ang bulaklak ng talahe, kabagsikan po ng kobra. Marami tayong mga paniniwala na kwento-kwento. Naributa siya. Yung mga butas na papasok sa bahay nyo, pag-ilagyan nyo lang ng mga screen. Nangyari po kayo, gano'n na nga. Dito po siguro. May nanginig plug naman. Ay, may bibi naman po. May bibi. Karamihan po dyan yung gagaling yung mga kobra dyan sa bukid-bukid na yan. Saan po napatay yung kambing nun na alaga nila at saka ano ba po? Hindi ko po kasi taga Maynila po ako. Hindi ko po makunan. Sila lang po siguro naka-experience sa mga ganun. Hindi nila nesakyat na kobra yung asyong nakakapatay. Mga brad, dito siguro ang gagaling mga kobra dyan. Bukid. Nakapatay. Tanggalin niyo muna 'yan. Kaya nailililibing 'yung kaya ngayon pwede naman ano 'yan. Pwede na po bang galawin? Hinahanap na lang natin kung sakaling may asawa eh. Yun na lang hinahanap. Yung pag wala, dahil sila nag-iisa. Kunin mo yung susi. Makaroll ka kanyan, makaroll ka. Rolling yan. Okay, kunin mo yung susi. Hindi na umata. Ay, hindi na. Thank you.
ginagawa, hindi ka Inyo, butas siya sigurado ito, butas siya papunta rito yan. Yan. Yan, may butas papunta rito. Pag wala ng bakas, huwag na ituloy. Yan ituloy. Bakas naman. Ito ba't nyo may bakas? Ha? Ito may bakas. May bakas yan? Ano ba daw? Meron din bakas. Mayroon pang butas 'yan. Konti wala na. Kun lang 'yun. Butas dito yung siguro 'yan, oh. Biktima ng nataplaw na kobra, nakakulambo pala, nakapasok pa rin yung kobra, doon siya natuklaw. May bakas. May bakas hindi. Ito nagbala lang, kung nandito kumuha. Ito yung bakas sa mga napinan. Ay, yata ka. Kinis. Ang kinis, oh. Bakas na bakas yan, eh. Oh. At siyagin to. Ano? Kinis. Meron? Ewan kung dito pa. Ay, ito. Siya. Oh. Ha? May cobra, oh. Ayan. Meron. Meron. Oh. Tayo. Uli. Meron. Sa loob, kaya kumain ko muna. Samahan pa. Ay.
nakaraan sa dito. Isa doon sa likod nila. Baka kasama niya yan. Yung nakapatay sa ano? Yung nakapatay doon sa tao. Kapatid niya o asawa niya. Red Cobra, Red Cobra, at your service.